Ilang probinsya pinerwisyo ng masamang panahon. Pinabagal ang trapiko na ilang bahang kalsada sa Bontoc Mountain Province. Ang isang sasakyan tumirik pa. Pahirapan din sa masasakyan ng mga commuter. Binaharin ang Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan at Lambayong Sultan Kodarat. Dahil pa rin sa pag-ulan, nagka-landslide sa Bintar, Ilocos Norte. Winasak naman ng malalakas at malalaking alon ang kagagawang seawall sa Sebaste, Antique at Fishport sa bayan ng San Jose. Pugante sa Amerika na nag-aartisa sa Pilipinas, Timbuk. Naaresto ang suspect na si Osvaldo Gonzalez sa isang subdivision sa Magdalena, Laguna. Ayon sa NBI 2014 pa, pinaghahanap ang suspect na may kasong mail at wire fraud habang nagtatrabaho sa US Postal Office. Sa 6 na taon niya pamamalagi sa bansa, umi-extra raw siya sa ilang TV show at pelikula. Ite-turn over siya sa Bureau of Immigration at saka ide-deport sa Amerika. Suspect sa pagpatay sa isang Pinoy security guard sa Amerika, arestado. Nasa duty noon ang biktimang si Rolando Romero ng Barilin. Isinugo siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Sa tulong naman CCTV, naaresto ang suspect na si Cardell Coleman. Simulation drill isinagawa bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa July 23. Kabilang sa sinasanay ng mga pulis, ang pagresponde sa pagsabog ng bomba at hostage taking. Mula sa pag-atake ng mga terorista hanggang crowd control, kasama sa simulation drill, ang mga opisyal ng NCRPO magbibigay ng grado sa mga pulis na kasali sa pagsasanay.